to my channel, and it's me, Mark. And first, before we started, click the subscribe button and click the bell beside it to be notified whenever I upload a new video. So for today's video is Dragon Editing Vlog. So how I edit my thumbnail, and yeah, without further ado, let's go to the video. So guys, nandito na po tayo sa screen ng phone ko. So, ito yung mga essential na gagawin natin, which is background eraser and pixel lab. So first, click the background eraser, then click natin siya mag-load. And click that, ka-load niya is, click the load a photo, then click natin siya mag-proceed sa mga gallery or photos na then possible natin pagkuhan ng mga photo. Then click the gallery. So may na-edit na ka din, pero sa tutorial na mag-edit tayo ng bago. So click natin yung ito naman, yung smile, para mapakita ko. Then, tip para ano is, i-crop na natin siya ng madalian para iwas tayo sa maraming erase-erase na maya. So click natin yung done button, then baba natin lang yun, tapos taasan natin yung manual size, okay, then i-zoom. So i-layout muna natin yung sa side, start tayo sa side para hindi tayo mahirapan. So side muna, then pag natapos ang side, then tayo pupunta sa mga part na sa mga side-side. Yeah, then mag-zoom pa tayo para matanggal natin yung sobra-sobra excess. So that's it. So pwede kayo pagpipilian naman dito, which is yung extract, auto, magic, manual, repair, and zoom. So punta tayo sa repair. Mag-repair tayo ng, ayun na, nakikita nyo naman yung iba na, di ba? Ayun na, erase na. So yan. So wait lang, tanggalin muna natin sa part ng here. So click done button. Then wait na rin siya mag-load. Then may mga excess pa dyan, pero okay lang yan. So click the save button. Then before natin siyempre isave sa mga thumbnail is, yun nga, mag-ano muna tayo naman. Then click the finish button. Then, okay. Pagka-click sa finish button is, magbabalik siya sa harap. Then back tayo sa home. Ito na rin yung Pixel Lab na application. Then wait na rin siya mag-load yan. Ito yung lalabas sa, so ito yung una, pero delete muna natin ito. Gawa tayo ng new. So wait na, delete. Delete. So yan. So, ito yung kakalabasan naman. Ito talaga yung kalabasan niya. Then, may mga choices na siya dito ng mga background. Pero, so, tuturuan ko muna. So, dito lang. Click nyo muna yung 3 dots na yun. Then, click the image size. Then, may makikita ko dyan. Written, height, preset, custom. So, click nyo preset, custom. Then, yung ibang choices din. Like, share, profile picture, YouTube channel, banner, and YouTube thumbnail, Facebook cover art, Google Plus cover photo, Twitter heart size. So, click YouTube thumbnail. Then, click OK. So, as you can see, yung kanina. Pero, nagbago yan, guys. Share. So, yun lang. Para maniwala kayo. So, ito. Custom, YouTube, that's it. So, it, natin yung object na, okay. So, punta tayo dun sa nasa gitna center, so down, lower part, ito. Then, click na rin yung import. Then, click natin mag-load yung mga photo na nasa gallery natin. So, click gallery. Then, dun tayo sa eraser. So, ito yung in-edit natin kanina. So, then, click natin yung check button. So, start tayo sa doon. So, ibababa natin siya. So, i-edit natin. Oh, so guys, nasa inyo na kung paano yun siya. Iba position. So, yan. So, tingnan natin, tingnan. So, may mga ibang choices dito dito. May mga background choices siya. So, ito kasi image for the background. So, kung iniwan natin, yung edit natin is doon. About YouTube thumbnail. So, pwede kayo mamili ng mga edit ng background. So, piliin na natin ito. Or pwede dito. Nasa inyo na kung ano yung mga choices ninyo. So, for me, ito na muna. Click check. Yan na. Pwede nyo ilagay kung saan yung gusto nyo. Pwede yung photo nyo. Ayan, sabihin na natin, tagpunta natin ito sa may letter A, big A, and click text. So yung magigita dyan na style, edit, delete, copy, front to back, position, relative position, size, padding, color, text, opacity, rotate, mask, font, style, and chupa. Na pwede pang edit natin sa, ano, sa next, click the edit button. Then ito na yung kung ano gusto nyo. So for this video, sabihin natin, ilalagay natin yung pangalan ko. Pag-ang YouTube channel natin. So yan. Then click yung okay din. Yan. So makikita nyo. So punta tayo din sa my style. So gagawin natin siyang bold. Yan. Then font. So marami siyang sizes na font. So pwede. Ayan. Makikita mo yun naman kung paano siya mag change. So ulan tayo sa ito. Ito madalas na ginagamit sa mga video ko. So wait. I-center ko lang ito. Then pwede mo rin siyang i-curve. Ito. Ito. Diba magic? So yan. Then after nun is okay na siya. Then balik tayo. O pwede nga rin siya dagdagan ng ibang iba. So click nyo yun. Ang pinky siya gusto nyo palitan yung background or bigyan siya ng background. Yun yan. Kapangit. So tanggalin. So i-align yung shadow. Ayan yan.
pwede rin siyang palitan ng color kung gusto niyo. Pwede red, black, white, peach, and more. So pwede kayo mag-add pa iba. Yan. So yan. For me, black. Walang white na lang. Kasi yung white na lang kasi mas malita. Basta make sure guys na yung background natin is medyo hindi siya dark siya. Depende na lang sa color. So yun guys. Ito yung third. Then click niyo yung pangalawa na para ito. Para Instagram. So yun, click. Save as image. Then save to gallery. Then click. Natin siya ma-save. Then yun na. So, nandito nga rin yung home button. Pwede sa home din. Check na sa gallery. Then, ayun, click sa lab. Decoration. So, that's it for this video. Hopefully na, nakatulong po kayo paano. And see you on my next one. Thank you for watching. And, yeah, next video. Ang sabi nito is yung how to put thumbnail in your YouTube videos. Okay? Thank you. And see you on my next one. God bless. Bye!